natatakot ako. Bakit parang ibalik ko? Yan. Baka una ko i-upload yun. Parang hindi ko na lang. Number one dapat is lipstick is prep na. So yung lipstick hindi ko na-prep yan. Tapos kanina nag-lipstick ako. Medyo ako. Yan. Medyo orange yung lipstick. Pero binura ko na. So, para maging maganda yung application na lipstick, dapat nag-add ano yung lip balm, tapos lip scrub, yan. Dahil ubos na yung lip scrub ko, hindi na ako na lip scrub. Yan. Ubos na. Yun, kapag nagawa nyo na yun, para na ma-prep yung lips nyo. So, ang ginagawa ko, meron ako na itong liner. Yan, lipstick liner. Yan. Kasi, number one na yung nagiging problema ko talaga. Totoo lang. Is yung curve dito ng lips ko. Yan. Ito, itong curve na rin ito. Itong curve na rin ito. Hindi ko siya lagi pa-perfect. Kaya ang ginagawa ko pag nag-lipstick ako, pinapat ko dito, pinapat ko para maging ano, itsura lang yung face blur. E parang blur lang siya, ganun. Kasi hindi kita yung pinaka shape niya, yun. And it's a dynamic colored highlighter ko. So, ito na naging problema. So, yan. Gagamitin ko is ito white eyeliner ko. At saka, kapag anong liner nyo guys, is red, so red to. Pwede rin ang gamitin yung lipstick pink, okay lang. Pero red yung gagamitin kong shade, yan. So, papakita ko. So, una kong ginagawa is sa baba muna. Tapos, sa taas. O, di na shape up na siya kapag ano. Yan. Meron siya shape up. Ang nagawa ko, pinitil ko yung mga part na to, dito. Pinapan ko na yung mga part na dito kasi yung iba ng lipstick is nahihirapan sila paglagay ng lipstick dito sa mismong gilid. Dita-dita. Yan. So, pero ako, sanay ako lang yung lipstick na meron dito sa gilid. So, sanayin lang yung ano, yung gusto nito. Pero kasi pag nalagay ko na ng ano, lipstick, mapupunta lang siya dito. Yan. So, gamitin nyo ng neckliner para makuha nyo yung sakto shape ng lips nyo. Yan. Para siya na yung magiging guide pag nag-apply kayo ng pala ito yung red. Wait lang, alay yung tingin ko. Yan. Red. Diba? Parang napila pa na siya dyan pag may nila lang. Oo. Meron na kayo siya ng shape. Lalagyan nila na yung part na ano.
standard na rin tayo dito sa part na to. Merong tanong. May aalis yung time pa rin dito. In case kung kulang pa yung stick, no? So, dagdagan na lang. Yan. So, nakita nyo na ano siya. Pinaka-shape niya rito yung naka-shape up tayo sa hindi sa'yo. Nalilito kayo maglagay. So, gamitin niyo lang na ano yung shape liner para pag nakalipsay na i-talagyan na lipstick ano, tapos talagyan na lang yan pati yung make liner para meron na kayo guys na pag-apply ng perfect lipstick nyo. Lalo na kung matingkad yung lipstick nyo, kung makintab yung lipstick nyo, ikakita talaga yung shape na shape na lipstick nyo. Yun, dahil napansin ko sa isa ko video. Ang ginapit ko yata ang lipstick nyo ano, ganda ng pagka-apply. So, dito, Frida, yan. Ito yung definition siya by Frida Rosemary siya. O kaya ito, parang siya nang red, diba? Pero pagkakaibang shade yan, guys. Tsaka ito, ano, Rachel, guys. Squad Cosmetics. Diba? Madali yan siya i-apply. Tapos dati, naging ano, concern ko sa lalo-lalo na sa mga liquid lips. Is there rapat talaga na apply noong una. Pero ngayon, okay na. Kasi madali na kasi sila i-apply dahil yan. So, meron din ko kasi mag-klase na applicator. Yun. Yun, guys. Kung gusto nyo naman ng Rachel tips o yung ombre lips, dapat meron kayong parehong lipstick. Ito yung ginagawa ko ombre lips. Yan. Ina-apply ko muna itong red ay itong isa na mas lighter shade. Ito. Yan. Sa buong lips ko, tapos nilalagyan ko nito red. Pero pwede muna, pag-apply ka muna ng red sa loob ng lips ko, tapos nilalagyan mo nito. So, try natin maglagay nga nito kung itsura ko pag maglagay. Di ba maganda rin siya? Parang itong ibang kulay yung lipstick ng part ng lips nyo. Eh, guys, ang video ko for today. Gusto ko lang ituro sa inyo. Alam mo, nag-discover mo lang kapag nag-makeup ka para mas mapadali yung application na mag-lipstick gano'n. Guys, ang video ko for today, like ko kung hindi siya at mag-subscribe ko kayo sa aking channel. Pero nakalipin na ako, ito lang ako ng foundation. Yun. Saka hindi na rin ako nag-subscribe.